Breaking news po, boxing fans, at ito po ang iniintay nating resulta ngayong araw na ito, no? Ngunit hindi po maganda ang pasok ng balita. Milan Melindo, hindi po siya wagi sa kanyang pagdepensa sa kanyang OPBF featherweight title. Ang nangyari dyan sa laban na yan at iba pang detalye, kasi po pinag-uusapan po doon after ng laban, parang mayroong argument po kung may illegal na suntok daw po o hindi. Yan at iba pa, pag-usapan natin ngayon. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, si Milan Melindo po ang isa sa boksingero na talaga namang sikat na sikat po dito sa Pilipinas at kumbaga nagkakaroon po siya ng resurgence ngayon sa kanyang pagbabalik. Milan Melindo, isang veterano, isang dating ala fighter, ay 35 years old na po. Ang kalaban niya po ay si Jong Seon Kang. Ito po, papakitaan ko lang po kayo ng ilan po mga pictures. At kung gusto niyo pong mapanood, ito pong laban na ito ay pinanood ko po sa Prime Stags Promotions Boxing Facebook page. Doon po nangyari ang laban sa Korea. At hindi po pinalad ang ating bata dahil ito po ang nangyari. According po doon sa ating mga kaibigan, medyo nahirapan po siya after round number 7. Although kanya-kanya pong opinion nito, ngunit nasugatan po sa kanyang mata itong si Milan Melindo, round number 7, at may argument pa nga po daw kung ito po daw ay galing po sa legal na suntok or galing po sa hindi ganun ka legal. At ako po ay may sariling opinion na gusto pong sabihin dito, pero gusto ko muna sabihin na it was a good fight. Maganda naman na pinakita ni Milan ang sa akin lamang po, no, hindi ko maintindihan kasi yung scoring . Medyo Korean kasi, but ito pong si Jong Seon Kang, lalo na po nung after round number 7 onwards ay talaga naman pong napaka-aktibo, maraming jab, mahaba talaga rin itong si Kang. Ito po si Kang, kung kayo po ay isang hardcore fan o nanonood kayo ng mga Filipino boxing, ilang Pilipino po ang nakakalaban nito, no? At ang nakatalo lamang po dito ay nag-iisang Pilipino, isa rin pong boxing prospect natin na si Leonard Sircon. At ito na nga po ay sana ay unang depensa po ng OPBF title ni Milan Melindo, na ito po ay nakuha niya ng kalabanin niya po itong si Chaiwat Buat Kratok doon po sa Cebu, kapanahunan niya ng festival natin sa Cebu. Sinulog, yan. Kapanahunan na sinulog. Maganda po ang pinakita niya doon. Ngunit tila po dito po pagdating sa Korea, talagang medyo nahihirapan talaga ang ating mga kababayan na manalo, no? Aminin natin dito, round number 1 to 6, sinabi nga naman ng mga nandoon, kasi iba po talaga pag pinapanood nyo sa video, iba rin po talaga pag pinapanood nyo po ng personal. Ang kanila pong opinion ay nakuha po natin ng round number 1 to 6. Kung ito po ay very close fight, talaga namang sasabihin natin na naku, mahirap talaga makipag-argue po, dahil alam na naman natin na gano'n, ano? Pag ito po ay talagang matindi ang labanan at talagang baka po pumabor talaga sa kalaban. Hindi naman po natin sinasabi na ito po ay bias, sinasabi lang po natin na ganun po talaga pag tayo po ay lumalaban po sa labas ng bansa. Milan Melindo, ang masasabi ko lang, kahit na bandang huli, medyo ilang beses po tiningnan ng kanyang mata kasi grabe na po, no? Kung titingnan nyo po, talagang medyo may, wala dito yung picture ko na natamaan talaga ng solido . Malaki po ang sugat niya sa mata. Malaki. Pero siya po ay lumaban, siya po ay hindi sumuko. Ang medyo sa aking personal na opinion po lamang, sa bandang huli ay natatamaan na po si Milan Melindo talaga ng mga suntok. Siguro po dahil nahihirapan na rin po siya makakita dahil nga po sa dugo na dumadaloy po sa kanya mga mata. At yung head movement po ay hindi masyado nagagawa. At isa pa pong nakita ko lalo na po sa bandang huli. At ito po ay alam kong alam to ni Milan Melindo. Siguro maganda ay makausap natin si Milan Melindo kung ano nangyari sa bandang huli. Ngunit sa bandang huli po ay talagang napakarami pong aktibidades at mga binibitawhan na jab po ng Koreano. Kaya naman ang Koreano po ay ang ngayon ay ang nanalo po ng OPBF
silver featherweight title po na nakuha niya po dito kay Milan Melindo, ang ating Filipino prospect. Ang ating Filipino veteran. Ano? Kala ko pa naman ay ito na sana ang ating sunod-sunod na kumbaga pag-akit ulit ni Milan sa world stage. At yun, better luck next time Milan. At itong si Jong Seon Kang, ang sa akin pong palagay, eh, feeling ko lang dito ha, ay feeling ko hindi pa po tapos ang bakbakan, at sigurado akong may Pinoy pa rin na talaga namang babawi tayo dito. At ang laban po na sunod na abangan natin sa mga nag-iintay ay madaling araw po ang laban ni ano ni Reggie Suganov, yun po ay world title fight. Yun po ang ating balita, isa binalita ko lang nang mabilis. At para kay Milan, siya po ay bata pa, sabi nga ng ano no, 35 years old, eh pwede pa yan para sa isang disiplinado na veterano at gusto pang lumaban, pwedeng-pwede pa po. Ngayon ang tanong lamang po ay kaya pa bang makabalik talaga tayo dun sa world stage at this level, dahil nga po ito pong si Milan ay siya po ay ang ating po ang usual natin nilalabanan yan, 108, di ba? So doon siya magaling. So he fought in the 126 pound division. Siya ba ay bababa? Siya ba ay mag-retain? Ano po kaya ang gagawin niya? Pero sa tingin ko, pwede pa naman siyang lumaban domestically in the Asian level. And siguro we'll work from there. Sabi naman niya, no? Always improving. So, yan po ang ating balita. Oy, isisingit ko lang dahil may mga itatanong kay Miel. Hindi po, wala pa pong kumpirmadong laban si Miel Fajardo. So, better luck next time na lang po kay Milan Melindo. At salamat po sa inyong lahat. Mabilis naman po yung update natin dahil ako po ay may lakad ngayon, may pupuntahan po ako ngayon sa Okada, mayroon pong Philippine Sports Expo, bibisitahin lang natin. So kung kayo po ay nando doon or malapit doon, kita-kita po tayo. And bad news tayo ngayon, Milan Melindo sawi po sa kanyang depensa sa kanyang OPBF Silver Featherweight title. Salamat po, and please share, like, and comment. Mamayang gabi pagka-uwi ko, baka pag-usapan natin ng mas detalyado ito pong laban ni Milan Melindo. Ako po si Pow Salud, reporting for Powcast Sports. Salamat.